Mahigit 270 private rice importers ang nakinabang sa tax exemption sa pag-aangkat ng bigas mula 2008 hanggang taong 2012. Una ng COA, bakit hindi binuwisan ng mga pribadong importer gayong National Food Authority lang ang tax-free sa pag-aangkat ng bigas? Balita hatid ni Sherry Ann Torres. Tonel-tonelad ng bigas na nakaimbak ngayon sa Bureau of Customs, nakahold dahil sa kakulangan ng import permit. Sa ilalim ng batas kasi, tanging ang National Food Authority lamang ang maaaring mag-angkat ng bigas bilang ahensyang naatasang maniguro na sapat ang supply ng bigas sa bansa. Tax-free ang pag-import ng NFA ng bigas sa visa ng Executive Order No. 93. Pero sa 2012 report ng Commission on Audit, pinuna ng COA na nabawasan ang kita ng Bureau of Customs na mahigit 16 na bilyong piso. Paano'y kahit daw ang mga pribadong kumpanya at grupo na nag-angkat ng bigas, asukal at mais ay nabigyan din ng tax exemption privileges sa pamamagitan ng NFA. Sabi ng COA, hindi raw ito pinahihintulutan ng EO No. 93. Base sa opisyal na listahan na nakalap ng GMA News Research, may 272 private rice importers ang nakinabang sa tax exemption. Mahigit kalahati ay mga kooperatiba at grupo na mga magsasaka. Pero kasama rin sa listahan ang mga korporasyon at mga pribadong negosyo at maging mga individual. Meron pang isang kilalang fast food chain. Ang kanila inangkat na bigas na hindi nabuwisan, mahigit 1.5 milyong metriko tonelada. Katumbas iyan ang bigas na kinakain na lahat ng Pilipino sa loob na mahigit isa't kalahating buwan. Tumanggi magbigay ng panayam si Customs OIC John Sevilla. Pero sa isang pahayag, sinabi ng Bureau of Customs na hindi naman sila ang nagbigay ng tax exemption. Ito raw ay ibinigay ng NFA at iba pang ahensya at ipinatupad lamang ng BOC. Ang sabi naman ng NFA, pinapayagan nila ang mga pribadong grupo na mag-angkat ng bigas para makatipid ang gobyerno sa pagbabayad ng dolyar. Hindi man daw kasi sila pinagbayad ng import tax, sinisingil naman sila ng NFA ng service fee na siya namang ginagamit ang ahensya na pantusto sa pagbebenta nito ng mas murang bigas. Yun naman ang ating tax expenditure subsidy. No? Bumabalik naman yan through service fees. Eh. Yun nga lang, hindi agad dumidiretso yan dun sa, unlike yung tariffs and duties na dumidiretso, no? sa Bureau of Customs. Sa atin naman, pag sinabi natin na subsidy, pumapasok yung service fees na yan sa NFA mismo. Noong isang taon, 14 na private rice importers ang tinanggalan na accreditation ng BOC sa nooy pamumuno ni dating Commissioner Rufy Biazon. Pinagdudahan kasi niya ang mga ito matapos silipin ang kanilang financial records at inspeksyonin ang kanilang mga opisina at warehouse. Aminado si Estoperes na may mga nakakalusot talagang kaduda-dudang importer sa kanila noon. Pero marami na raw natanggal sa kanilang listahan mula na higpitan na NFA at BOC ang kanilang patakaran. Sa ngayon kasi talagang ang ating requirements, no, yung other government agencies na issuances ng clearances, talagang napakastrikto. Meron pang verification process yon ng aming internal audit service. Verify ka ng isang department, may magve-verify pa ulit. So nagdo-doble-doble ngayon based on our reform policies. Sherry Ann Torres, GMA News.